Carmelo Anthony, dederedyo na nga ba sa kanyang bagong team na Boston Celtics? Yan nga mga idol ang tanong matapos itong latest report patungkol sa kanya. Carmelo Anthony being linked to the Boston Celtics is starting to gain traction. Nung mga nakaraang araw pa man mga idol ay nababalita na nga na gusto nga daw ng Boston Celtics itong si Carmelo, pamalit sa player nga na nawala sa kanila na si Danilo Gallinari due to ACL injury and likely out for the season. At obvious naman siguro mga idol na gagawing pamalit na itong Boston Celtics itong si Carmelo Anthony. Lailalos parehas nga lang sila nang nadadala sa team, pure offense and not so much sa defensive side. At mga idol, sa tingin ko nga mas better fit itong si Carmelo Anthony sa team ng Boston Celtics kaysa kay Gallinari. Alam naman natin na meron nga silang tatlo doon na ball dominant players na ito nga si Jason Tatum, Jaylen Brown at si Marcus Smart. At itong si Gallinari mga idol ay kailangan din ng bola para maging effective. Samantalang si Carmelo Anthony mga idol, ang kanyang specialty ay catch and shoot, which is perfect para nga sa team ng Boston Celtics. At ngayon nga ay mag-move on na tayo at pag-uusapan natin itong sinabi ni Dirk Nowitzki, ang greatest Maverick of all time, sa future great nga rin ng Dallas Mavericks na si Luka Doncic. Sabi niya, he is already playing like a 30-year-old. His basketball IQ is just on another level. Well, for sure, matutuwa si Luka pag nabasa at narinig niya nga itong papuri sa kanya ni Dirk Nowitzki. Alam naman natin na respetado na ito nga ni Luka, itong si Dirk. At tama rin naman kasi ang sinabi ni Nowitzki mga idol, sa tingin ko lahat tayo ay mag-a-agree na parang talagang veterano na nga itong si Luka Doncic sa NBA kahit nga 4 years pa lamang siyang naglalaro. Grabe nga talaga ang kanyang IQ, nakakamangha nga ito. At ngayon nga ay pag-usapan na natin ang ating panghuling balita na patungkol nga ito sa perfect player na kasama ni LeBron James at ni Anthony Davis. At yan nga ay walang iba kung hindi ang kanilang former player na si Dennis Schroeder. Dahil kapag magkasama nga itong si LeBron, AD at si Schroeder, eh meron nga silang positive 12.2 net rating in 497 minutes sa 26 games na kanilang nilaro noong 2021 season. Samantalang ang trio na si LeBron, AD at si Westbrook ay merong ang negative 3.5 rating sa 393 minutes nga na kanilang nilaro in 21 games last season. So obvious mga idol na mas fit itong si Dennis Schroeder kay LeBron James at kay Anthony Davis. At kitang kita rin naman yan mga idol sa kanilang paglalaro. Parang kasing smooth na smooth kapag si Schroeder, si LeBron at si AD ang nasa court. Samantalang kapag itong si Westbrook, LeBron at AD ay parang medyo awkward nga sila at hindi alam kung paano gagalaw sa loob ng court. Yes, mas better player overall itong si Russell Westbrook kay Dennis Schroeder. Pero mga idol, ang malaking tanong dito ay fit nga ba? Mas importante kasi ang fit ng mga players sa isang team, lalo na't itong Lakers ay naghahangad ng championship. Kaya nga ang tanong, dapat bang ibalik ng Los Angeles Lakers ang currently free agent na si Dennis Schroeder at itrade na itong si Russell Westbrook?